update sa curfew lips at pagtanggalan ng curfew dito sa Saudi Arabia, pag-resume ng mga domestic flights, at eto pang isa, 3 months free of charge ng extensions ng mga visit visas. Gusto nyo bang malaman ito? Panoorin nyo ang video ko. Hello guys! It's me once again, Marian Amor. Ayan, at kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe my channel, Marian Amor Vlog, and don't forget to hit that notification bell button para updated ka sa mga bago kong i-upload ng mga videos. So, ayan guys, alilabas na nga ang Saudi Press of Agency of Saudi Arabia na magkakaroon daw ng passport and general directorate extensions ng tourist visa of 3 months free of charge. Ayan. So, the General Directorate of Passport has announced in cooperation with the National Information Center, the extending of tourist visas is automatically for a period of 3 months free of charge for the tourists whose visas expired during the period of suspensions and international flights taken by the government as a precautionary measure to prevent the outbreak of coronavirus in the Kingdom of Saudi Arabia. The General Directorate of Passports stated that the extensions is done automatically through the system without extending the headquarters of the passport in cooperation with the National Information Center. So, ayan nga guys. So, libre na nga ang pag-extend and automatic na ito. Ayan, kasi nga by the next upcoming week, eh talaga matatanggal na nga itong mga curfews and lockdowns na nangyayari ngayon. So, second guys is yung GACA or yung General Aviation ay nag-state din sila na and announces the resumptions of domestic flights starting Sunday, May 31, 2020. Ayan. So, the GACA revealed that the resumptions of domestic flights will be in stages to include all local destinations within 2 weeks. And the first stage includes the operation of the following airports. Ayan. And so lahat na nga ng ano guys, ano ng mga airports na nagke-cater ng domestic flights eh open na as starting ito ng May 31, so sa Sunday. Kasi alam nyo guys, ito na nga nag-announce na nga din ang curfew time as for May 28 hanggang May 30 ay from 6 a.m. to 3 p.m. ang free movement. So, hanggang 3 p.m. lang tayo pwede makalabas from May 28 to May 30. Tapos, ililift na ito sa May 31 to June 20 na ang curfew na is from 6 a.m. at matatapos ito ng 8 p.m. So, ayun, mas mahaba na nga guys yung ating time na pwede tayo makalabas, no? So, we have 14 hours na pwede na tayong makalabas kasi lifted na nga ang curfew. Mas ano na nga siya sa second phase, ano? And then, on June 21 until further notice, ayan, return to normal conditions as Kingdom was before coronavirus curfew measures was imposed. So, ayan na nga guys. Ito ay magandang balita para sa lahat na wala nang lockdown at wala nang curfew starting June 21. Ayan. So, talagang mag-normalize na ito. Lalo na yung mga cafes, restaurants, yung lahat ng mga pinagbabawal noon na
ano na hindi pa pwedeng magbukas eh magbubukas na lahat. So back to normal na tayo ngayong June 21. So syempre tayo naman guys as responsible citizen eh kailangan pa rin talaga nating mag-ingat. And talagang observe pa rin natin ang social distancing kasi hindi naman ibig sabihin na tinanggal na nga itong curfew at itong lockdown sa lalo na sa May 21 tayo ay makikipaghalubilo na kung saan-saan at pumunta na kung saan-saan na hindi importante kasi syempre, by this time, guys, tayo na ang responsible sa katawan natin. So, kung tayo ay maka-acquire tayo ng virus na to, syempre, kasalanan na natin yun. Or, I mean, hindi naman kasalanan natin, pero tayo na ang responsible para sa kalusugan natin. And, ano naman kasi, guys, kaya naman to nilift na talaga at tatanggalin na nga itong curfew at lockdown kasi nga ayon sa study talagang mas mataas na yung bilang ng mga recovered cases kesa sa mga infected cases as of now. And talaga naman guys na maganda naman talaga yung feedback nung curve na kahit na sabihin mo na dumadami na nga ang bilang ng total na bilang ng may infected ng coronavirus pero mas maganda naman na talagang positive naman na lahat ay gumagaling and napaka-konti lang talaga ng bilang ng mortality rate. So, ayun, mag-ingat-ingat tayo and gamitin natin itong mga privilege na ibibigay sa atin sa pag-lift and sa pagtanggal na nga ng curfew at lockdown sa mga susunod na araw para sa ikabubuti natin. So, ayan. So, mag-wear pa rin tayo ng face mask and do the hand hygiene and maligo tayo, magbihis ng pagaling tayo sa labas. Siyempre, pagdating natin sa bahay, mas maigi kung magbihis tayo, magpalit tayo ng damit. Kasi, siyempre, hindi natin alam na may kumapit na virus sa damit natin and ano lang personal precautions na lang din para sa atin and para sa mga kasamahan natin. Ayan, so maging responsible tayo guys. So ano, pero talagang nakakatuwa lang kasi unti-unti na siyang nang babalik sa normal ang lahat ng mga ng buhay ng mga tao dito sa Saudi Arabia and I hope sa buong mundo as well dahil syempre marami nang sinasabi na na-discovered na nga na gamot and I think na maiaano na to sa market. Ayan, so and then positive naman yung feedback nga na konti lang talaga ang mortality rate niya and mas marami talagang nare-recover sa sakit na ito. So, kasi syempre nung una lang talaga guys, parang hindi pa natin alam kung paano natin susubuin nga or aksyonan ang sakit na COVID sa panahon ngayon. Ano. So, hindi pa natin, yung government syempre nag-iisip din ng paraan kung paano maiaayos ang buhay at syaka syempre para hindi na nga mas lalong lumaganap itong sakit na to. So, syempre, virus pa rin to. So, marami ang nagkaroon ng apektado ng virus na ito. Pero maganda namang balita kasi although marami nga ang nagkasakit, mas marami naman ang gumaling and talagang parang naging ano na lang siya ka guys. Parang naging simpleng ano na lang talaga siya, sakit na pangkaraniwan. So ayun, talagang mag-ingat lang tayo at saka palakasin natin ang ating immune system. Yan, kumain tayo nilang mabuti. Ayan, kumain tayo as much as possible ng mga gulay and prutas and mag-vitamins tayo.
Ayan, i-boost natin ang ating immune system, at saka, syempre, mag-ingat-ingat sa mga matataong lugar. Ayan, mag-wear tayo ng face mask. Ayan, so, personal precaution lang din, guys. So, para sa atin. So, ayan, guys, ang ating update for this upcoming na mga mangyayari dito sa Saudi Arabia. Ayan, so, hope you guys like my video vlog for today. Ayan, and kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, don't forget to subscribe my channel, Marian Amor Vlog. And don't forget to hit that notification bell button para updated ka sa mga bago kong i-upload ng mga videos. And don't forget to like and share para updated din ang mga friends nyo. So, kita-kita tayo ulit, guys, sa mga susunod ko pang mga videos. And, God bless!